Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikatatlo sa buwan ng Hulyo, taong 2020. Narito na ang mga pangunahing balita ang aming nakalap sa nakalipas na isang linggo. Ito po ang TVNet Weekend Report. At sa ulo ng ating mga balita, Gobernador at Vice Gobernador nag-ulat sa lalawigan. COVID-19 testing laboratory ng lalawigan nadagdagan pa ng dalawang gene expert machines. Pagkuha ng student permit, pansamantalang inihinto ng LTO. Accreditation ng driving schools sinimulan na. At sa detalye ng ating mga balita, matapos ang launching ng No to Plastic Use every Friday sa pamilyang lungsod ng Calapan, nilinaw ng Calapan City Public Market at City Environment and Natural Resource Office na ang programa ay pinatutupad lamang sa loob ng Calapan Public Market at labis ang kanilang pasasalamat sa mga establishmentong sumunod at may inisyatibong magpatupad nito. Ayon kay City Enro Officer Wilfredo Landitso, bagamat wala silang direktibang atas sa mga establishmento sa labas ng pamilyang lungsod na sumunod sa pagbabawal sa paggamit ng plastic tuwing Biyernes, meron namang aniya silang plano na isulong ang pagbabawal sa ilang mga single-use plastics katulad ng sandbags at plastic labo sa buong lungsod. Aniya, kasalukuyang inaayos nila ang draft para sa panukalang pag-amyenda sa City Ordinance at isumite ito sa sanggunian panglungsod. Dahil nangunguna ang plastic sa mga basurang na ikakalat, lalo na sa mga karagatan, aniya nagiging salot or nagsasanhito ng masamang epekto sa kapaligiran. Sa maliit na pagsisimula katulad ng pagbabawas sa paggamit ng mga plastic sa isang araw, ay malaki na rin aniyang may tutulong upang mabawasan ang basurang itinatapon ng mga tao. Aminado naman ng opisyal na malaking problema ang pagtukoy kung tunay na biodegradable ang plastic bags na ginagamit ng mga maninindas sa lungsod. Dahil magastos ang pagpapatest sa mga plastic bags, ginagamit nilang paraan ang pagbibilad ng plastic sa ilalim ng init ng araw ng ilang buwan upang makita kung ito ay masisira or mapapatunayang biodegradable plastic. Sa ibang balita, pansamantalang ihihinto ng pamahalang lawigan ng Oriental Mindoro ang pagpapasok ng mga locally stranded individuals or LSIs epektibo mula 1 hanggang 7 ng Hulyo matapos payagan ng Regional Interagency Task Force ang kanilang kahilingan na magpatupad ng pansamantalang pagtigil sa pagpapasok ng mga LSI sa Oriental Mindoro. A 25 ng Hunyo nang magpadala ng kahilingan si Governor Yumerlito Bonds Dolor sa RITF hinggil sa pansamantalang suspension ng pagpasok ng LSI sa lalawigan sa loob ng 7 araw. Ayon sa post ni Governor Dolor, ito ay upang bigyang daan ang decontamination or disinfection ng mga barko, sasakyan at pasilidad na ginagamit ng mahigit 15,000 na LSIs at 700 na OFWs na dumating sa lalawigan mula Mayo hanggang sa kasalukuyan. Aniya pa, magsasagawa ng targeted COVID-19 testing gamit ang rapid PCR sa mga OMPH lab para sa MDGA frontliners na nag-duty lalong higit aniya sa Calapan Port. Kinabukasan naman matapos ang kanilang third full council meeting, nagpadala ng tugon ang RITF sa gobernador kung saan 7 araw ang binigay nitong panahon para ipatupad ang temporary suspension mula July 1 to 7, 2020. Kaugnay nito, binigyan ng panahon ang mga may hawak ng travel authority at valid medical certificate na makauwi hanggang at 30 ng Hunyo at bilang tulong, nagbigay muli ng libreng sakay ang pamahalang lalawigan hanggang ng naturang araw. Bilyong halaga ng mga proyektong infrastruktura, ito ang inilahad sa idinaos sa Calapan City Development Council First Full Council Meeting nakaraang 24 ng Hunyo sa pangunguna ni City Mayor Arnan C. Panaligan na layong talakayin at aprubahan ang 2021 Annual Investment Plan and Supplemental Investment Plan ng Lungsod ng Calapan. Kabilang sa bilyong halaga mga proyekto ang Calapan City Convention Center sa may Barangay Tawiran, gayon na rin ang City Pavilion na itatayo sa Barangay Bulusan. Sinasabi na bukod sa magiging lugar ito ng mga malalaking pagtitipon or pagpupulong, maaari rin gamitin ang mga ito bilang evacuation, quarantine area or emergency field hospital sa panahon ng kalamidad.
Dumalo rin sa nasabing pagpupulong si 1st District Congressman Doy Liatson, kung saan sa kanyang mensahe ay sinabing naglaan siya ng humigit 1 bilyong pisong halagang pondo para sa construction ng diversion road mula sa Calapan City patungo sa mga bayan ng Nauhan at Pola. Kabilang na rin sa nabanggit na pondo ang construction ng Baywalk mula naman sa Barangay Ibaba hanggang sa kabahaan ng Barangay Lalud. Naniniwala si na Mayor Panaligan at Congressman Liatson na malaking may tutulong ng mga proyektong pang-infrastruktura na ito sa pagsulong na ekonomiya ng lungsod sa gitna ng kinahaharap na pandemic crisis. Kabilang rin sa mga dumalo sa full council meeting si na Vice Mayor Gil Ramirez, City Administrator Adel Abbas, mga miyembro ng City Council, City Department Heads, mga kinatawan at opisyales mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pribadong sektor at ilang konsernadong individual. Samantala, bago pa man ang pagpupulong ng City Development Council, nauna nang isinagawa ang Nauhan Municipal Development Full Council Meeting sa MGV Gymnasium. Pinangunahan ito ni Nauhan Mayor Mark Marcos at dinaluhan ni na 1st District Congressman Doy Liatson at Governor Yumerlito Bonsdolor. Dito itinalakay ang mga programa at proyektong lalaanan ng pondo ng pamahalang bayan at ipatutupad sa 2021. Kasama ni Mayor Marcos, nakibahagi rin sa pagpupulong ang mga opisyales ng pamahalang bayan, sanggunyang bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Shay Morales, mga barangay officials, DILG, sa pamumuno ni MLGOO Sylvia Arago at ang mga kasapi ng civil society organizations. Mahalaga ang pagsasagawa ng mga ganitong pagpupulong upang mailatag sa mamamayan ang mga pangkaunlarang proyekto at programa ng lokal na pamahalaan. Sa pamamagitan nito at pagpapatibay ng mga inihaing proyekto, muli ani ang sisigla ekonomiya ng mga bayan na apektado ng pandemyang COVID-19. Sa ibang balita, opisyal nang nanumpa sa tungkulin ang 100 bagong PNP recruits ng Police Regional Office Mima Ropa auno ng Hulyo taong kasalukuyan sa RHQ Parade Ground, Cam Efigenio Navarro, Calapan City Oriental, Mindoro. Pinangunahan ni Police Brigadier General Neserio D. Obaob, Regional Director, ang aktibidad, katuwang si Deputy Regional Director for Administration at Regional Screening Committee Chairman Police Brigadier General Nelson Bondoc, habang nagbigay naman ng inspirational message si Police General Archie Francisco Gamboa, Chief Philippine National Police, sa pamamagitan ng Zoom. Sabay-sabay kasi ang sinasagawang oath-taking ceremony sa buong bansa ng mga newly appointed PNP candidates para sa 2020 first cycle patrolman, patrolwoman regular recruitment program. Sa Mima Ropa, mula sa 202 naging kwalipikado sa aplikasyon ng mga bagong pulis sa Police Regional Office Mima Ropa, 100 ang mapalad na naunang manumpa matapos ang isinagawang final selection sa pamamagitan ng raffle system sa kauna-unahang pagkakataon, 23 ng Hunyo 2020. Umaasa naman ang PNP na buong katapatan at sipag nagagampanan ng mga bagong pulis ang kanilang tungkulin sa bayan. Sasailalim rin sila sa serye ng pagsasanay at 1 taong nasa probational status bago maging regular na miyembro ng pambansang pulisya. Antabayan ang iba pang mga balita, maklipas lamang po ang ilang paalala. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing, no more waiting. All right, let's get this show on. Come on, can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. You.
Create wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, masayang sinalubong ni Governor Yumerlito Bonds Dolor sa kanyang paglabas ng Oriental Mindoro Provincial Hospital or OMPH si Patient 1514 upang umuwi sa kanilang tahanan sa Barangay Villarreal sa Bayan ng Socorro, June 29, 2020. Lumabas na rin sa nabanggit na araw ang negatibong resulta ng RT-PCR repeat swab ni Patient 1514 mula sa COVID-19 testing laboratory ng Lalawigan, kung kaya tinuturing na itong fully recovered. Matatandang si Patient 1514 ay kababayan nating mula sa Cavite na kabilang sa mga locally stranded individual or LSI na pinayagang makauwi sa Oriental Mindoro. Taus-puso rin pasasalamat ang pinabot ng gobernador sa mga health worker na nangalaga sa 58 taong gulang na ginang. Walang pagsidla ng kasiyahan ni Patient 1514 dahil makakauwi na siya sa kanyang mga mahal sa buhay. Samantala, ang pinakahuling na itala na COVID-19 local transmission ay nakaraang May 27 at lumabas ang resulta noong June 3. Samantala, si Patient 1514 na nakalalabas lamang sa ospital, ang pinakahuling active COVID-19 positive na gumaling sa ating Lalawigan. Dahil dito, ayon kay Governor Dolor, ang Oriental Mindoro ay muling COVID-free. At bagamat COVID-free muli ang probinsya, patuloy naman ang panawagan ng lokal na pamahalaan sa mamamayan na sumunod sa mga panuntunan upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan ng Lalawigan. Samantala, kasabay ng araw ng paglabas ni Patient 1514 sa OMPH, pinangunahan din ng gobernador ang blessing ng dalawang gene expert machine at mga kasama nitong equipment na dumating sa Lalawigan mula sa Department of Health, Mimaropa. Dahil sa pagdating ng mga kagamitang ito, tatlo na ang gene expert machine na magagamit sa testing laboratory ng Lalawigan na nangangahulugan rin ng karagdagang kapasidad ng pagsusuri. Ayon sa gobernador, magbibigay pahintulot ang pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro upang ang mga mahahalagang specimen mula naman sa kapatid na lalawigan na Occidental Mindoro ay matest din agad at magkaroon ng mga ito ng real-time COVID test results tulad ng sitwasyon ngayon sa Oriental Mindoro. Kasama ng gobernador sa mga naturang gawain sina OMPH OIC Chief of Hospital Dr. Dante Nuestro, Pathologist Dr. Jonathan Libiste at iba pang mga hepe ng iba't ibang tanggapan sa Kapitolyo. Unang araw ng buwan ng Hulyo nang mag-ulat sa mamamayan ang gobernador at vice-gobernador kaugnay sa isang taon nilang panunungkulan bilang mga lingkod bayan. Isinagawa ang pag-uulat kasabay ng 49th regular session ng Sanggunian Panlalawigan. Bukod sa mga miyembro ng Provincial Board, dumalo rin sa nabanggit na okasyon ang pamilya ng dalawang opisyales, ilang mayors at vice-mayors ng Lalawigan, PGOM department heads, kinatawan at opisyales ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor at ilang konsernadong individual. Unang nagbigay ng kanyang one-year accomplishment report si Sangguniang Panlalawigan Presiding Officer at Vice Governor Attorney Jojo Esperes, kasunod nito ang ulat sa mamamayan naman ni Governor Yumerlito Bonds A. Dolor. Sa talumpati ng Vice Gobernador, inilahad nito ang mga ordinansa, resolusyon at ilan pang pagkilos ng Sangguniang Panlalawigan sa mga kinaharap na isyu o usapin kaugnay sa transportasyon, enerhiya, katutubo, turismo, kalusugan, kalikasan at edukasyon. Inisa-isa rin ang Vice Gobernador ang mga naging hakbangin nila upang labanan ang pandemyang COVID-19 mula sa pagdeklara ng state of calamity, pagpasa sa supplemental budget, mga resolusyon at ordinansa na kaugnay sa health protocols, diskriminasyon, supply ng pagkain, pati na rin ang tax amnesty sa Lalawigan. Samantala, umikot muli sa papelita ng kanyang kampanya buod ng talumpati ni Governor Bonds Dolor.
Aniya, sa simula pa lamang ng kanyang paglilingkod ay nakatugon na sa pagtupad sa kanyang mga ipinangako sa papilita ang direksyon ng kanyang liderato. Simula sa usaping pangkalusugan, serbisyo ng mga pampublikong paggamutan sa lalawigan, edukasyon, pagsasaayos ng serbisyo ng kuryente, solusyon sa isyu ng transportasyon, ilang pagbabago sa Kapitolyo, mga proyektong infrastruktura at ang mga naging hakbangin ng pamahalaang panlalawigan sa pandemyang COVID-19. Nagpasalamat ang dalawang opisyal sa lahat ng patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa kanilang administrasyon. Marami pa ani ang pagsubok ang darating sa lalawigan, subalit sa patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan ay kakayanin ng Oriental Mindoro na lampasan ang lahat ng mga ito. Sa ibang balita, pansamantalang inihinto ng Land Transportation Office ang pagbibigay ng student permit ngayong buwan ng Hulyo upang bigyan daan ng paghahanda sa pinakabagong polisiya nito sa pagkuha ng nasabing permit. Ang pagsasailalim ng aplikante sa theoretical driving course at practical driving course sa mga accredited driving schools epektibo naman sa darating na buwan ng Agosto. Si Mel Francisco, magbabalita. Pansamantalang sinuspinde ng Land Transportation Office ang issuance o paglalabas ng student permit ngayong Hulyo upang bigyan daan ang paghahanda sa pagpapatupad ng panibagong regulasyon sa pagkuha ng naturang permit, kung saan kinakailangan na dumaan ang aplikante sa 15 oras na theoretical driving session. Sa pangalan po ng LTO Mami Maropa, ng aming buting director, Director Hilarion Ulib, ako po at ang lahat ng empleyado kawani ng LTO May Maropa Region 4B, kami po ay bumabati sa inyong lahat. Sana po lahat tayo nasa mabuting katatayuan sa kasalukuyan at sa mga darating pampanaw. Dito pong mga nakaraang a day or two, I think, naglabas po ng memorandum circular ang ating Assistant Secretary Galvante na kung saan meron pong pagbabagong binigay, na kung saan ang kukuha ng student permit, magre-renew ng driver's license or magpapadagdag ng mga restriction codes, ay kailangan merong sundin o kailangan mag-apply sila or makakuha sila ng mga tinatawag nating trainings. Let's say for example po sa student permit, kailangan po makakuha sila ng 15 hours theoretical, maka-attend sila ng theoretical training. And yun po ang magiging requirements para sila makapag-apply ng student permit. Temporarily po, na in-stop ang issuance ng student permit starting, I think, the other day, kagahapon. Ano? And for the whole month of July po, stop po muna ng student permit. And by August 3, I think, lahat po na mag-apply ng student permit, as I said, ay dapat po ay maka-attend or merong ipipresent na certificate that they attended yung theoretical driving course. Binigyan din ni LTO May Maropa Operations Division Head at Transportation Regulation Office Chief George Antonio Calayo na layunin ng programang mas mapaigting ang pagkakaroon ng tamang kaalaman ng mga nagnanais maging lehitimo at professional na drivers bago sila mabigyan ng lisensya dahil buhay ang nakasalalay sa pagmamaneho. This program is gagawin natin una for the promotion of safety on the road. Ano? Wala po tayong ibang inisip dito kundi maging maayos yung daloy ng ating traffic at mabawasan yung mga aksidenteng mga nangyayari. And I think it's about time naman na for us to really professionalize yung ganito pong klase ng hanap buhay. Ano po? Kasi we have a professional driver's license all day. Na kung saan is dapat naman talaga na umakto o magtrabaho or magdrive na isang professional. Ayon pa sa opisyal, noong nakaraang taon pa sila nagpaabot ng imbitasyon at nagsagawa ng orientasyon sa mga driving schools hinggil sa gagawing akreditasyon ng kanilang tanggapan. Sa ngayon, sa May Maropa, ilan pa lamang ang driving schools na nabigyan ng accreditation ng LTO May Maropa, kung saan may tig-isa sa Calapan City at Occidental Mindoro, habang ongoing naman ang application sa ibang lugar tulad ng Pinamalayan, Palawan at iba pang probinsya sa rehiyon. Sa kabila nito, paglalahad ng opisyal, kulang pa mga ito kaya naman bukas pa sila sa pagtanggap ng aplikasyon para sa accreditation. Presently, dito po sa lungsod ng Calapan, meron po tayong na-accredit ng isang driving school, Southfields Educational Foundation Philippines. Ano? Yung po ay dito situated sa malapit din sa LTO.
And sa Occidental naman po, meron ding isang accredited na yung Abad Noriel Driving School. Sa Pinamalayan, meron pong nag-apply na I think tatlo. Two of them may mga existing driving school, meron ding mga bago. Presently, preparing all the required documents. You know. Last Thursday and Friday, we conducted the orientation or training for those instructors na magiging instructor dun sa mga driving school na ipupunta. Presently, dito po sa Mimaropa, kulang at kulang pa rin po. Ano? There were provinces na, I think sa Marinduque, nag-aayos pa lang yung applicant doon. Sa Romblon, ganun din po. Pero presently, I would say na kulang at kulang pa rin po. Kaya we invite all those interested na gustong mag-put up, makatulong dito sa programa ito. Samantala, tanong ng marami, paano yung mga walang pambayad sa mga pribadong driving schools? Sagot ng LTO, bawat regional office ay kinakailangan magkaroon ng parehong pasilidad. Kaya naman, kasama na ito sa mga nakalatag na proyekto ng LTO Mimaropa. Naghahanap lamang aniya sila ng angkop na lugar para dito. Even the LTO itself will be having our own driving school. No? Out of the present employees of LTO, there will be somebody who will be assigned to take charge of this program of LTO. Na kung saan sila po yung magtuturo ng all the modules na pinutap or inayos ng LTO para po dito sa pag-aaral na gagawin ito ng ating mga future drivers. Definitely, meron pong LTO program. Alongside with this mga driving school na po ni-put up, meron pong driving school na, hindi actually, it's not a driving school. It will be just a one section, one department ng LTO na kung saan yung po mag-take charge. No? Same thing na gagawin ng mga driving school. Kaya lang, presently po, dito po sa LTO Mimaropa, we are still in the process of having or putting up that driving school, something like that. Pero sa buong Pilipinas po, lahat po ng mga regional offices are required na magkameroon ng ganyang alongside with the private driving school. Sa huli, panawagan nila ang kooperasyon at pag-unawa ng mga aplikante. Pangunahing layunin aniya ng LTO ang mapangalagaan ang kapahanan ng mga drivers at kanilang mga pasahero. Kaya namang kailangan may sapat na kaalaman at tamang kasanayan ang mga driver bago sila mabigyan ng lisensya. Muli bubuksan ang pagtanggap ng aplikasyon ng student permit sa 3 ng Agosto 2020 kung saan kasama na sa requisitos ang katibayan na sumailalim ang aplikante sa 15 oras na theoretical driving session. Mel Francisco, TVNet Newsline. Sa bayan ng Puerto Galera, kaugnay ng nalalapit na pasukan sa darating na buwan ng Agosto, nagsagawa ang pamahalang bayan ng Puerto Galera kasamang sangguniang bayan nito ng pagpupulong upang marinig ang suhestyon ng kanilang mga guro. Sa isinagawang konsultasyon sa 4 na pangsekundaryang paaralan sa Puerto Galera, ibinahagi ng mga guro ang ilan sa kanilang mga pangangailangan sa darating na pasukan. Ilan sa mga kahilingan ng mga guro ang bibigyang katuparan ng pamahalang bayan ng Puerto Galera gaya ng pangangailangan sa paggawa ng mga modules katulad ng mga riso printers, printing materials at learning kits para sa mga mag-aaral. Merong ring mungkahing probisyon ng karagdagang internet connection sa mga paaralan upang makakuha ng datos sa mga guro. May hiniling rin na probisyon para sa pagbibigay ng transportation allowance upang magamit ang mga guro sa pamamahagi ng mga modules sa kanilang mga estudyante. Samantala, ayon naman kay Puerto Galera Mayor Rocky Ilagan, sisiguraduhin aniya ng pamahalang lokal na matugunan ang mga naturang pangangailangan ng mga guro. Aniya pa kinakailangan masigurado na maabot rin ang bawat kasuluk-sulukang mga barangay upang makapagpatuloy sa pag-aaral ang mga bata. Dagdag pa ng alkalde, kinakailangan mapaunlad ang kalidad ng edukasyon sa mga kabataan sa kabila ng kinakaharap na pandemya, kung kaya't isang misyon na matugunan aniya ng pamahalang lokal ang mga pangangailangan ito. Sa ibang balita, nagsagawa ang DTI Oriental Mindoro ng diskwento caravan sa Barangay Silunay, Lungsod ng Calapan na may temang presyo at serbisyo panalo para sa mamimili at negosyanteng Mindoreño. Iba't ibang produkto ang nabili ng mga consumers na mas mura sa mas murang halaga. Ang report ihahatid ni Jacqueline Ical.
Sinamantala ng mga mamamayan sa Barangay Silunay, Lungsod ng Calapan, ang isinagawang diswento caravan ng Department of Trade and Industry, Oriental Mindoro, nitong 30 Hunyo na ginanap sa Barangay Covered Court. Sa temang presyo at serbisyo, panalo para sa mamamili at negosyanteng Mindoreño, iba't ibang basic goods and necessities ang mabibili sa naturang caravan sa discounted at murang halaga. Kasama sa nasabing programa, ang isang grocery store sa lungsod ng Calapan na nagbibigay ng pangunahing nagsusupply ng mga bilihin. Ibinida rin dito ang mga gawang produkto ng mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs ng lalawigan. Bukod sa caravan, may alok rin ang DTI or MIN ng mga serbisyo tulad ng business name registration, business advisory, business information and advocacy, at livelihood video showing. Ayon kay DTI Oriental Mindoro Provincial Director Arnel Hotalia, layunin ng diskwento caravan na ipaabot sa mamimili ang mga pagkain at iba pang produkto sa murang halaga. Dahil may pandemya pa din, matindi pa rin nilang ipinatutupad ang minimum health protocols. Ito naman ay matagal ng programa ni DTI, mga almost 6 years na namin ginagawa ito. Ang pangunahing layunin ng diskwento caravan ay makapagbigay ng produkto, yung mga basic necessities and prime commodities sa mga consumers at a discounted price, kaya nga diskwento. So nakikipag-tie up kami sa mga groceries. Sa ngayon kasi ang ka-tie up namin, parang 2 years na namin ka-tie up si Pure Gold, Pure Gold Calapan. So sila, dinadala na nila yung produkto nila, then pupunta kami kagaya nito. Dito tayo sa Barangay Silunay. So ito yung first run ng aming diskwento caravan for 2020. Umpisa dito sa Barangay Silunay, Calapan City. So makikita po natin, nandyan yung mga produkto ginagamit natin sa mga basic na kailangan. And since ngayon nga ay time of pandemic, may COVID-19 tayo, ang amin lang pakiusap talaga sa mga mamimili ay please observe yung minimum health protocols. So meron tayo pagpasok nila, nilalag, kinukuha ng thermal temperature, dapat may face mask, And yung physical distancing habang namimili. So, nililimit din nyo ang pasok ng mamimili doon sa display ng product. Hindi lamang sa lungsod ng Calapan isa sa gawa ang naturang programa. Maging ang iba pang munisipalidad sa lalawigan ay kanilang pupuntahan upang maghatid ng serbisyo sa mamamayan. So ito ay gagawin din namin sa ibang bayan. On July 9 to 10, nandun kami sa Puerto Galera. So, July 9 to 10, Puerto Galera. Next is July 17 sa Bungabong. July 22, nasa Pinamalayan kami. And July 23 and 24 sa Socorro. So, yun po yung, yung first run ng diskwento caravan ngayong July. And meron pa kami mga susunod na run sa ibang bayan na hindi pa namin napuntahan dito sa first run. Schedule din po namin yan. And para makapag-offer tayo ng discounted products. Ito kasi ginagawa namin na yung sa mga barangay sana para at least maiwasan na natin yung pagka-travel pa, makasave pa rin yung ating mga mamamayan. Pero depende rin naman kung saan yung request sa amin, kung possible doon, kaya namin puntahan. Kagaya last year, sa South kami, sa Bulalakaw. So tingnan din natin ngayong run kung sa next by August or September kung makapunta kami dun sa mga kumbaga ay remote o hindi gaano accessible na lugar para makapag-offer tayo ng discounted products. Sa huli, nagbigay naman ng paalala ang DTI Oriental Mindoro sa mga consumer na maging mapanuring mamimili dahil sa limitadong supply o mapagkukunan ng bilihin ngayong panahon ng pandemya. Magbabalik po ang TVNet Weekend Report. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisapatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013.
At ayon dito, bawal makitabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sinumang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag magkikabit. Supported by the PCTA. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Extreme premium quality, best price. Available na. Extreme Cool, panalo sa lamig, panalo sa tipid. Available na! Namahagi muli ang sanggunian kabataan ng Barangay Poblasyon Bako ng mga learning modules at ilang school supplies sa mga mag-aaral sa kindergarten hanggang grade 10 ng kanilang barangay noong ika-26 hanggang ika-27 ng Hunyo sa ilalim ng kanilang proyektong Eskwela Juan. Ang pitong sityo ng naturang barangay ay nakatanggap ng educational materials mula sa SK Poblasyon. Nasa 634 ng mag-aaral na ang nabinipisyuhan ng programa na pansamantala nilang magagamit gayong umiiral pa din ang quarantine. Sa pangunguna pa din ni Barangay SK Chairman J. Lawrence Nahito, kasama ang iba pang miyembro ng SK, nagbahay-bahay muli ang mga ito at personal na inabot ang mga kagamitan sa mga bata. Inaasahan na sa simpleng paraan ay makakatulong ito sa mga bata upang ma-refresh ang kanilang mga pinag-aralan or lesson sa paaralan. Samantalang SK Poblasyon ay nakisali din sa umuusong pakikipag-barter, ngunit hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa mga katutubong mangyan. Ang mga ito ngayon ay nangongolekta ng mga damit or gamit na hindi na barterable, ngunit mapapangkinabangan pa ng mga katutubo. Ang makokolektang mga gamit or damit ay ipapamahagi kasabay ang pamamahagi ng mga learning modules sa mga mag-aaral sa Graciano P. de la Chica Mangyan High School sa Barangay San Ignacio at Lantuyang bilang bahagi pa rin ng proyektong Eskwela Juan. Samantala, ipinamalas muli ng mga tauhan ng Bako Municipal Police Station ang diwa ng bayanihan sa pamamagitan ng pagtulong sa ilang pamilya ng mga katutubo sa barangay ng Tagumpay at Santa Rosa II, Bako, na lubos na nangangailangan kung saan namigay sila ng relief goods sa mga ito, a 28 ng Hunyo 2020. Alinsunod ito sa Adopt a Family Program ng Philippine National Police na naglalayong magbigay ng agarang ayuda sa mga lubos na nangangailangan habang hinaharap ang epekto ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Police Captain Clyde Calyawen, Chief of Police ng Bako Municipal Police Station, tinukoy muna nila ang mga benepisyaryo bago sila nag-ambag-ambag sa istasyon mula sa kanilang sariling mga pera upang ipambili ng mga pangunahing pangangailangan ng mga ito at dinala mismo sa tahanan ng mga benepisyaryo. Samantala, maliban sa mga food supplies, libreng sakay rin ang handog ng Bako MPS sa mga katutubo at iba pang residente ng mga nabanggit na barangay gamit ang kanilang patrol vehicle. Sa huli, ayon kay Bako MPS, ayon sa Bako Municipal Police Station, maliban sa pagbibigay ng seguridad, hangad rin nilang mabigyan ng pag-asa mga katutubo. Maipadama sa mga ito ang kahandaan nilang tumulong at ang mga ngiting isinusuklian nila ng mga ito ay nagbibigay sa kanila ng inspirasyon upang higit pang gampanan ang kanilang tungkulin.
Patuloy rin ang pagtulong ng non-profit organization na Each One Feed One, Each Teach One, sa mga kababayang Mangyan. Kamakailan muling namahagi ng mga bigas ang grupo ng mga kabataan sa Mangyan community sa Banuton, Bayan ng Nauhan, kung saan nakatanggap ang mga pamilya dito ng tigi-ilang kilo ng bigas. Dahil sa mataas na kabundukang parte ang Banuton, marami anila sa mga tao rito ang walang face mask dahil sa kakulangan ng mabibilhan at mapagkukunan. Samantala, bukod naman dito, nagsagawa rin sila ng virtual class sa mga kabataang Mangyan mula sa 5 hanggang 12 taong gulang. Ang itinuturo dito ay ilang mga magandang gawain upang makatulong at mas maging mabuting kapwa. Bukod sa klase, may libre ring pagkain para sa mga kabataang Mangyan kasabay rin ng pagpamamahagi sa kanila ng mga face mask bilang proteksyon ngayong may kinakaharap na pandemya. Samantala, upang magpatuloy naman ang kanilang outreach at pagbibigay ng tulong sa mga Mangyan community, may sinusulong rin silang donation activity kung saan ang malilikom na pondo ay gagamitin upang magbigay ng face mask or mabigyan ng face mask ang mga Mangyan community na lubos na nangangailangan ng tulong. Para sa mga nais na tumulong, maaari lamang pong bisitahin ang Facebook page ng grupo sa Each One Feed One, Each One Teach One. Sa ibang balita, dulot pa rin ng pandemyang COVID-19, pansamantalang kinansela ng Civil Service Commission ang pagsasagawa ng anumang written career service examination na gaganapin ngayong taong 2020. Sa isang advisory, sinabi ng CSC na ang pagpapatupad ng mga public health standards sa panahon ng pandemya tulad ng physical distancing, pagbabawas ng kapasidad sa pampublikong transportasyon at paghihigpit sa mga mass gathering ay humantong sa pagkakansela nila sa civil service examinations via pen and paper test mode. Ayon pa sa CSC, ang March 15, 2020 professional and subprofessional CSC PPT ay gaganapin na lamang sa susunod na taong 2021 na kung saan isang issuance ang ilalabas ng CSC para sa rescheduling nito. Samantala, maliban sa Career Service Examination PPT na gaganapin sana 9 Agosto, kabilang rin sa mga kanseladong pagsusulit ngayong taon ay ang Fire Officer Examination, Penology Officer Examination, Basic Competency on Local Treasury Examination, Intermediate Competency on Local Treasury Examination, Pre-Employment Test, Promotional Test, at Ethics-Oriented Personality Test. Para sa iba pang katanungan, maaari namang magtungo sa pinakamalapit na CSC Field Office sa inyong lugar. Ginawaran na ng pamalang lungsod ng Calapan sa pamamagitan ng City Trade and Industry Department, katuwang ang DepEd Schools Division of Calapan City, ang mga paaralan na nagwagi sa isinagawang Best Kids Plus Season 4. Nahahati sa 2 kategory ang nasabing kompetisyon, ang elementary level at secondary level. Matapos ang ilang buwan ng deliberation, sa 4 na paaralang naglaban-laban para sa elementary level, nakuha ng Samaco Memorial School ang 4th place na sinundan ng Salong Elementary School sa 3rd place, 2nd place ang Calapan Central School at 1st place ang Adriatico Memorial School. Nanguna naman sa secondary category ang Pedro V. Panaligan Memorial National High School mula sa 3 eskwelahan na Kalahok. 2nd place ang City College of Calapan Senior High School Department, habang tumanggap ng Appreciation Award ang Seriaco A. Abes Memorial National High School. Ang Building Entrepreneurial Skills and Talents of Kids ay programa ng pamahalang lungsod ng Calapan sa pamamagitan ng CTID sa pamumuno ni CTID Head Joey Benter, katuwang ang DepEd, DTI at Development Bank of the Philippines. Dito, sinanay ang mga kabataang Kalapeño kung paano pamahalaan ang mga negosyo at gawin silang matagumpay na mga negosyante. Samantala, maraming salamat po kay Mr. Don Guerrero for my makeup. And thank you very much, Quarantine Calapan City, located at Ilaya, Calapan City, for our drinks today. Maraming salamat po at happy viewing po sa lahat po ng estudyante ko ng Personality Development sa City Youth and Sports Development Department. Maaari nyo pa rin po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin po ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At ayan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa buong isang linggo. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Maximo C. Closa Jr. na nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi at marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.